At paalala, huwag mong babaliwalain mga pangat. Siyempre, tutupatin niyo yung mga ipinangako. So, yun mga pangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga pangat. Samahan niyo naman ako ngayon maghahapon sa ating kalokohan. Hindi mga pangat. Siyempre, kung paklik ka mga pangat sa video na to, eh, alam mo na kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Pero for the meantime mga pangat, time check muna tayo. Yun, mag-aalas 8 na mga pangat. So, na-miss ko kumain mga pangat ng biryani. Actually, sa hotel na pinagtatrabahoan natin, eh, nakakain naman tayo ng mga ganung klaseng pagkain. Pero doon kasi iba yung timpla mga pangat. So, gusto kong pumunta doon sa paborito kong spot mga pangat na kinakainan ko ng biryani. Yan mga pangat. Samahan niyo ako mga pangat. At syempre, bago natin pag-usapan yung dapat natin pag-usapan sa content na to. yung pag-uusapan natin mga pangat tungkol doon sa isang bagay na importante mga pangat pag ikaw ay magbabakasyon. At nagbakasyon ka, pagpunta mo ng POEA, kailangan mo pala ng verified contract, no mga pangat. Bigla kang hinahanapan ng verified contract ng POEA sa Pilipinas. Biglang, alam mo yung nawala yung espiritu mo. Dahil kailangan mo pala yun mga pangat. Dalawa lang dahilan yan o dalawa lang ang reason kung bakit wala ang dala. Maaring nakalimutan mo o talagang hindi mo alam, no mga pangat, na kailangan mo pala yun mga pangat. Actually mga pangat, kailangan lang ito mga pangat ng mga taong visit visa siya and then naging employment visa. Ano bang ibig sabihin nun? Napunta ka ng Dubai o ng abroad, kung saan ka man sa mundo nag-abroad o nag-tourist o visit visa, no? And then eventually, nakahanap ka ng work, so naging employment ka. Yun yung kailangan ng verified pag ikaw ay magbabakasyon, yung first time ha. Pangalawa, kapag ikaw ay nag-change ng company, nag-change ng employer. Halimbawa, natapos yung kontrata mo ng 2 years, naghanap ka ng ibang employer, mag-hire ka, ang ibig sabihin, change employer ka na. So pag magbabakasyon ka ngayon, first time mong magbabakasyon, doon sa pangalawang employer na yun, kailangan mo ng verified contract, no, mga pangat. At isa pang mga pangat, ikaw ay na-change ng status, mga pangat. No? Halimbawa, dating technician ka, naging supervisor ka. Yung mga ganun, mga pangat, kinakailangan mo rin ng verified contract pag magbabakasyon ka, mga pangat. No? At saka nag-change site ka, mga pangat, kailangan mo rin ng verified contract, no? Para wala kang hassle pag uuwi ka ng Pilipinas. Pero pagkatulad ko na loyal, loyal sa employer mga pangat, syempre loyal tayo, wala ang sabit, hindi mo na kailangan yan, kagaya ko loyal ako. Hindi mo na kailangan ng verified contract. Pangat, hindi rin to para sa mga freelance visa na mga pangat, ito lang ay sa mga nabanggit ko kanina, no? So anyway, nagugutom na talaga ako. So nakalimutan mo, doon na tayo sa nakalimutan mo. Ano ba yung paraan? Yan, ito yung inaantay ng lahat eh. Yung paraan o yung paano ka makakakuha ng OEC na kailangan mo para makabalik ka sa abroad, no mga pangat. So may dalawa tayong paraan. Ang unang paraan, syempre, pumunta ka ng POEA, meron doong pipil upan, mayroong form doon, undertaking yun mga pangat. At makukuha mo lang yung form of undertaking, syempre mismo doon sa POEA. Pagpunta mo doon mga pangat, magtanong ka lang doon, i-assist ka nila, no? Mapula yung mata natin mga pangat, kasi summer na talaga. At pagkatapos noon mga pangat, pagka nakakuha ka noon at nakapirma ka na noon mga pangat, syempre bibigyan ka nila mga pangat ng email address na doon mo mga pangat isi-send. Kasi yung undertaking na yun mga pangat, doon yung promise mo na pagbalik mo ng abroad na kung saan ka nagtatrabaho ng mga pangat, isi-send mo sa kanila yung verified contract. Pag nakuha mo na ito mga pangat mula doon sa abroad kung saan ka nagtatrabaho mga pangat, yun yung affidavit of undertaking ng mga pangat. Pangako, promise, no, na isi-send mo sa kanila. At yun mga pangat, no, nakapirma na kayo ng affidavit undertaking mga pangat, no. So, kailangan mga pangat, pagbalik nyo ng Dubai o ng abroad na kung saan kayo nagtatrabaho, eh dapat talaga mga pangat, tuparin nyo yung mga pinangako nyo. Huwag nyong gayahin yung ex nyo na hindi tinutupad yung pangako. Huh? Naman. Sabi ka na. Ibig sabihin ko mga pangat, tuparin nyo, no, na isi-send nyo talaga yung verification contract, no mga pangat. Kapag dating nyo na ng Dubai mga pangat, at hindi nyo na kailangan ng appointment para doon sa bagay na yun mga pangat. Dumiret nyo na kayo ng Philippine Consulate, no mga pangat, kung saan makayo bansa na nagkatrabaho. At syempre, doon kayo kukuha ng verified contract para isend sa
email ad ay binigay sa inyo ng PUEA. At syempre, pag napagkalooban kayo ng PUEA na mabigyan ng OEC, yan, syempre. Syempre, tutupatin nyo yung mga ipinangako, yan. Pero, paano naman, may tanong dyan eh, may question. Dito mga pangat papasok yung pangalawang solusyon, no? Siyempre, hindi naman lahat mga pangat na nasa good mood mga pangat yung tatanungan mo sa PUEA. Eh minsan merong naglilihi. O kaya bad trip yung gising niya mga pangat, no? O kaya walang almusal pumasok. So pagdating mo doon, siyempre nasa bad mood yun mga pangat. Pagtanong mo ngayon, "Ah sir, ma'am, pwede ba akong kumuha ng ganito?" Eh bad trip nga eh. So hindi ka pinagbigyan. So isig ako rito, hindi ka napagbigyan, no mga pangat. So meaning to say, hindi ka nakakuha ng OEC. So, ano yung pangalawang paraan? Napagod ako. So, yung pangalawang paraan, mga pangat, kinakailangan mo ng pariente, mga pangat. So, kinakailangan mo ng kakilala, kaibigan, kamag-anak, o maging ang employer mo, mga pangat, pwede mo silang kontakin. Ang tawag doon, mga pangat, is representative. Yan. Yun ang kailangan mo, representative ng mga pangat na maglalakad na ng iyong PVC. Ano ba yung PVC pipe ba yan? Hindi. Yung tinatawag na Polo Verification Contract. Yan. Yun ang kailangan mo mga pangat, no? So maghahanap ka ngayon ng talagang sanggang dikit mo. Yung ganun. Sanggang dikit ba? Yan ganyan ba? So pag nakakita ka na ganyan, ang kakilala at kamag-anak o ka-employer mo, kausapin mo ngayon sila. Sila yung maglalakad. So ano ba yung mga kailangan nila? Ano ba yung mga requirements nila para makuha nila yun mga pangat? Yung tinatawag natin PVC na yan. So, teka lang muna. Kaya mo tayo. Doon tayo mag-uusap mga pangat. Pag-usapan natin doon. Gutom na talaga ako. At saka mga pangat, summer na summer talaga rito. Sobrang init na, no, mga pangat. Unang linggo pa lang ng May, mga pangat. Kaya medyo ramdam mo na yung summer. So, manginginain muna tayo. Let's go. So, yung mga patakitin natin yung pwesto natin, mga pangat. Dito tayo sa bandang Union, mga pangat. Kung saan malapit sa bus station. Yun, di ba? So mga pangat, order muna tayo bago natin pagpatuloy yung pinag-uusapan natin. Siyempre, dahil medyo tomgus na tayo. Order tayo ng chicken biryani. Ano ito available? Hindi ito available mga pangat yung biryani. So walang biryani dun mga pangat, sayang. Mamaya pa daw niluluto. Dito tayo natin kung may biryani sa kabila. Dito sa dati kong kinakain na din mga pangat. Pagka panggabi ako noon pa, siguro 2018. Yun, dito tayo kumakain. Side. Paano yung biryani? Yeah. Chicken biryani, ha? Yeah. Yeah, here. Okay, yun, mga pangat. Dito, nakakuha tayo. Dito lang tayo. Dito yung ating pagkapatuloy usapan natin, mga pangat. Yung ating content for today. Yan, medyo madilim, ha? Yan, dito tayo. So, yung mga pangat, dumating yung ating biryani, ano? So, yun mga pangat pala, bago tayo tumalaki doon sa pangalawang solusyon, mga pangat, para makakuha tayo ng OEC. Eh, paalala mo na mga pangat, doon sa unang solusyon na nagawa natin, na nagawa mo, no, mga pangat, na nakakuha ka, nabiyayaan ka na naman, OEC mula sa PUEA, at pagbalik mo ng abroad o kung saan ka nagtatrabaho, at hindi mo ito tinupad mga pangat, sa itong kahangalan. not cold ba yan? Not cold yan. Sorry ah. Dahil pag hindi mo ito ginawa o tinupad ang iyong mga pangako, magaya ng ex mo, hindi tinupad. Eh magkakaroon ka ng problema dahil mga pangat pag at the future mga pangat na magkaroon ka ng problema o aberya na kinakailangan mo nga na pumunta ng PUEA, makikita nila mga pangat sa kanilang record o sa kanilang system na naka-pending pa mga pangat yung iyong verification contract na hindi mo pa sinesend sa kanila, no? Na hindi mo pa kino-comply at naka-note sa kanila yan mga pangat. So pag hindi mo yan kino-comply at hindi mo yan talaga ginawa mga pangat na isend sa kanila, maaari kang ma-blacklist mga pangat sa PUEA. So ayun ang magiging worst scenario mga pangat kapag ikaw ay hindi tumupad. Yun. So kain muna tayo mga pangat habang kinikwento natin. Subo-subo muna tayo ang bahagya. Thank you Lord for the blessing, syempre. Ang sarap ng kain nila mga pangat. Syempre hindi mawawala ang chai. Yan. Doon naman mga pangat sa mga hindi pinalad, no, na makakuha ng OEC mula sa PUEA, kagaya ng binanggit natin kanina, no, halimbawa lang, no, na magkataon na ganun. So yun, nabanggit natin nga kanina, kailangan mo ng representative, no, mga pangat. So ano yung kailangan ng representative na
dalhin, no, ay prepared para sa kanilang pagpunta ng ating Philippine Consulate kung saan ka man bansa na nagtatrabaho, no. Siyempre, ang kailangan niya mga pangat is valid ID. Siyempre, bukod dun mga pangat sa kanilang valid ID, kailangan din lang mga pangat ng yung documents, no, na two set documents. Wala namang problema mga pangat kung Xerox copy ito. Inaallow din lang mga pangat sa ating Philippine Consulate, sa ating polo, na kung ang mga dokumento mo ay Xerox copy, no. So, two sets of your documents, mga pangat. Siyempre, mga pangat, kailangan din mga pangat ng representative mo, authorization letter na mula sa iyo, siyempre. Mga pangat, kailangan mo rin mag-send ng ticket, no, mga pangat, dun sa iyong representative para mapatunayan na nasa Pinas ka talaga, mga pangat, no, na hindi ka nasa bansang Namek o Science o sa mundo ng mga Goku, nila Goku. At kung nakuha na ng representative mo yung verified contract mo, pwede na itong ipadala through DHL. Gastos, you know? Noon yun, mga pangat. Pero ngayon, dahil allow na nila yung WhatsApp at saka yung email, so pwede lang ipadala sa'yo through email o through WhatsApp, mga pangat. Nung representative mo, kahit yung scan copy, pwede na yun, mga pangat. Basta siguraduhin lang natin, mga pangat, yung isinend sa inyo sa WhatsApp nyo, sa email nyo, is clear yung color, mga pangat. At yung mga letra is klarado. Yan yung importante, no, mga pangat. Hindi yung basta pinicturan tapos tinend malabo. Kailangan malinaw. Kaya nga pala, pangat, sa pagproseso o kung kailan to pwedeng kunin ng yung representative, mga pangat, o pagpunta, mga pangat, ng Philippine Consulate o sa polo, mga pangat, o 5 days before your flight, mga pangat, no, pag na-send naman to sa'yo ng representative mo 3 days before your flight, pwede ka na magpunta sa PIA to get your OEC. Yeah! At siya nga pala, mga pangat, no, for example, ako, nasa Dubai ako. And then, nag-change ako ng status, o nag-change ako ng position, o nag-change ako ng employment. So, kailangan ko muna ng verification contract. So, pagkukuha pa lang ako ngayon, halimbawa pupunta ako ngayon, mag-appointment muna ako. So, pag walang appointment, pag walang list, o walang slot pala, kung walang slot doon sa appointment, pwede kang mag-walk-in, mga pangat. One day before flight, pwede kang mag-walk-in, mga pangat. At kung ang flight mo naman, mga pangat, inatapat ng Monday, so, dahil Saturday, Sunday, sarado ka sa opisina. For example, dito sa Dubai o UAE, Saturday, Sunday, sarado ngayon, mga pangat, yung ating imbahada ng Pilipinas. So, pwede ka nang mag-walk-in yan, mga pangat, ng Friday. Understood na yon. At yun nga, mga pangat, ilalagay ko sa link description yung mga requirements yan. Siyempre, kayo yung patinatanong yan, alam ko. Doon para sa mga household, skilled worker, at mga workers, no, mga pangat. So, ilalagay natin yung link sa description. Inan yun lang dyan yung mga requirements. Yun. Kaya na muna tayo, mga pangat. Ipagpatuloy na natin ito. Kaya na patuloy natin ang pagkain natin. Let's go! So, mga pangat, tapos tayong kumain. At siyempre, talaga namang satisfied, nabusog. Sana may natutunan kayo sa ating content for today. Siyempre, mga pangat, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, siyempre, don't forget to like, share, and subscribe, mga pangat. At lagi ko lang sinasabi, think positive, good vibes lang. See you next one, and God bless you all. To God be the glory. Yun. At siyempre, mga pangat, bago natin tapusin itong content ito, papakita ko sa inyo yung terminal dito ng bus, mga pangat, dito. Sa Union, mga pangat. Ayan yung metro station. Ayan. Yan yung metro station. Union yan, mga pangat. Union sa likod. Hindi sa harap, ha. Ngayon, mga pangat, dito kayo. Pagpupunta kayo ng Sharjah, Ajman. Yan. Dito, mga pangat, yung sakayan. Yan. Yan yung sakayan, mga pangat. Tandaan nyo ito, kung landmark na ito, mga pangat. Ayan, o. Oh. Yan. May fountain dyan. Ayan yung fountain. Tapos dito yung sakayan. Yan. Di ba? Relax lang natin ang bagay. Para sa mga kababayan natin gusto pumunta ng Ajman, Sharjah, dito ang sakayan ng bus. Yan. Tama, yun. Let's go, let's go, let's go.